Yes, oh ayan. Ito na yung pagkakataon na magluluto na ako. Dumating na si Marinong Homeboy at nandito na ang gusto kong pusi. Thank you so much Marinong Homeboy. At nandun sila sa kabila. Kasi doon nila niluluto yung nagdala din kasi siya ng isda. So pinaksiyo niya yung isda at ako dito ko lulutuin ang pusit. So maraming beses na akong nagluto ng pusit at meron akong tips kung paano siya lutuin. Kailangan hindi ko pa nakuha yung price tag. So bumili ako ng kutsilyo dito para meron akong maggamit pag dito ako nagluto. So ayan, this is my first time cooking pusit dito po sa aking bahay Kobo. At as you can see, ayan, malamig, mahangin at maulan ngayong araw na to. Kung saan, ngayong araw na to ata gagawin nila ang kanilang hinihintay ninyong lahat na Jua Challenge ni Jane TV at saka ni Marinong Homeboy. So ayan, nasa kabila silang tatlo, si Etsme Emmer, si Jane at saka si Marinong Homeboy. Mabait si Marinong Homeboy. Baka dito yan matulog, baka dito siya matulog mamaya. Hindi ko pa alam, hindi ko pa natanong. So ayan, lulutuin muna natin itong pusit na to. At ang una nating kunin ay ang yung ano sa loob. Kasi itong pusit na to talagang may mga ano sila sa loob na kailangan nating kunin. Kasi nga, yung mga kinakain nila ay minsan ay masagwa. Masagwa. Mga kinakain nila. So ito, perfect ito. Wala itong masagwa siyang kinakain. So let's, next. So yes. Ngayon lang, as in, ngayon at saka kahapon, as in umulan, grabing ulan. So ito yung dapat nating kunin, oh. Itong mga ganito, oh. Yan, ito, this one. Kasi ano to eh, ito yung mga kinakain nila ng mga mud. At saka alam natin may mga kinakain pa silang mga iba dyan. So mas mabuti na ako talaga kakain ako ng pusit pag ako talaga yung magluto. Hindi ako bubili ng pusit na yung mga sa karinderya lang kasi hindi ko alam if kinunan ba nila yan ng ano, ng lamang loob. So ito din, oh, yung parang plastic, kunin din natin ito. So ayan po, sana sa mga nagkarinderya dyan at mag-prepare kayo ng pusit, kailangan kunin talaga natin yung ano, no, yung lamang loob niya. Kasi hindi natin alam na may mga kinakain niya na hindi natin alam ano na alam niya na. So yun. So ayan, makikita mo dito sa kinaroroonan ko, talagang fog is real. So nandun o yung fog. At saka sa likod ko, fog. Ang daming fog. Kasi nga, December, diba? So pag December, alam natin na talagang maulan sa Pilipinas. Prisko pa yung ano na to, yung dinala ni Marinong Homeboy na pusit. Napaka-prisko pa. At kailangan natin tingnan yung mga nandito sa loob. Oo, dapat ganon. Tapos ito, ay perfect itong ano na to, pusit na to. Kasi yung mga kinakain nila ay so ayan, ulan ulit. Saka yun, nag-ano kami kanina ni Emmer, nag-igib kami ng tubig. Kasi kailangan mag-igib ng tubig sa bukid para may maggamit tayo, no? At ang pagluto ko nito ay lalagyan ko ng sayote. Lagyan ko ng sayote para dadami. Kasi marami kasi kami dito. So, ayan. Perfect ang pusit na nabili ni Marinong Homeboy kasi hindi siya ano. Wala siyang kinakain na masagwa. Masagwa. Ayan. Ang hangin talaga dito. Masasabi mo na hangin here is talagang malakas. Sugasan muna natin. So ayan, nag-igib kami ni Emmer ng tubig kanina. Pinaigib ko yung bakla. Para malaman niya kung saan mag-igib ng tubig.
maganda dito sa bukid. As in, sobrang ganda. Sanayin mo lang yung sarili mo. So ayan, umulan ulit. Ayan, my God! It's raining! Umulan pa naman dito, or kahit hindi umulan, napakalamig. At ang next natin gagawin ay mag-slice tayo ng spices. So syempre yung mga spices na kailanganin natin ay bawang. So ayan o, fog is real. So kailangan natin ang bawang. So yun, di ba? Ganun ang buhay sa bukid talaga. At isang beses lang akong magluto, isang beses lang kami magluto sa bukid. Tapos, hindi naman mabilis mapanis yung, ayan o, nakita nyo, para siyang ano eh, nag-asok, or ano yung asok? Umusok. Kasi ang lalim, eto, kita nyo, so yan, that's pog. Pog is real. At alam ko naman talaga yung mga taga-bukid dyan ay namimiss na nila ang buhay bukid. Yes, kailangan natin yan, no? Kasi, lalong-lalo na sanay tayo sa bukid. Yung iba kasi dyan hindi sanay sa bukid. Oo, na. Gusto lang bumisita dito. Kailangan yung masanay. Kailangan yung malaman na ganun talaga pag sa bukid. The reason why na hiniwalay ko yung kitchen. Kasi nga, di ba, ano yon? Uusok talaga yung kitchen na yon. Hiniwalay ko siya sa paggawa upang hindi siya, kasi pag usok kasi diba, mamumuo yan ng ano, ng takuling, or yung bahay mo ay, oh my God, hindi mo na makikita kasi ayan no, that's fog is real. So ayan, hiniwalay ko yung ano, yung kusina, kasi nga ayaw ko ng diba? Pag aso ay takuling, anong Tagalog sa takuling? Basta may ano, ganun, yung magiging ano yung bahay mo, ganun. Kaya, gusto ko ihiwalay yung kitchen. Diba? At saka, ano ko talaga, ang gusto ko is, parang, gusto kong ano, bring back the memories, bring back time, na yung, ano, bata pa kami, ganito yung buhay na dinanas namin at maligaya kami sa buhay na ito. Bukid eh. Bukid life is real. Ito yung talagang masasabi ko na the best life in the world. Then mag-slice tayo na onions. Mamaya lulutuin ko na to, doon ko din lulutuin. Yung niluto kong kasaba, ayan, medyo maluluto na ngayon. Yun yung i-partner ko dito sa pusit na dala ni Marinong Homeboy. Mabait si Marinong Homeboy talaga. Pupuntahan namin yung sister-in-law ko na asawa ng kapatid ko, na kapatid ni Marinong Homeboy. Nagdala pa siya ng gusto. Na paborito ko talaga to. Mamaya na yan. Unahin ko muna tong aking pinaka-paborito kong pusit. At syempre, kailangan may luya.
Oh my god. Yan oh, ang fog. Kita niyo yung fog? Yan, kanina wala pa yan. So, ayan. At saka sa likod. Ayan oh. Yan. Nandun sila si ano, sa kabila. Si Marinong Homeboy, si Jane Didi, at saka si Edsme Emmer. Ayan oh, fog is real. Diba? Ang ganda ng buhay bukid, no? Namimiss niyo to, no? Well, yeah. Punta kayo dito sa bukid natin. Mas maganda magpunta dito pag summer para hindi uulan. At ma-enjoy natin yung kasi maraming gustong punta, maraming magandang puntahan dito sa amin eh, yung mga beach namin. Oo, gagawa tayo ng ano, itinerary. Dito kayo matulog sa bukid, tapos maglakad tayo dito, tapos pagkatapos dito sa bukid, ligo tayo ng dagat, pagkatapos hello, si It's Me Emmer! Kumusta na kayo doon, Dai? Kumusta na? Okay lang. Tapos na kayo doon? Oo. Look, ang bilis ninyo, Dai. Ang bilis ninyo, Dai. Mabilis talaga pag ano, nagtutulungan. Yes, Dai. Tatlo kasi sila doon, tapos ang niluluto nila, ano lang, paksiw. Si Jane, ano, nanguha ng ano? Anong kinukuha ni Dai Jane Evans? Flower. Wow, flower for... Nag-ano kasi si Jane, as in talagang plantita. Gumawa siya dito ng flower farm. Oo. Kaya inano ko na, ang tawag doon. Inano ko na kasi dito na titira si Jane. Eh. Dito na siya titira hangga't gusto niya. Ayan. I-slice na natin yung mga spices para sa aking pinaka-paboritong pushit. So, ayan si It's... Abangan nyo sa video ni It's Me Emmer ha, kasi nag-igib kami ng tubig. Binag-igib. Masulig ako po. Because, yeah, you're in the Antarctic region. Ngayon mo pala nalaman, Day. Pag-vlog na, Day, ipakita na, Day, ang mga aso, Day. Ang hindi na yung aso, fog yan. Karoon pa kukupuan. Karoon pa daw si It's Me Emmer. Ay, baka nang duol kayo. Karoon pa daw siya na ano, na yung... Ganon. Yung ganon ay may ano lululun. Na-amiss is me Emmer. Hello. Pag-ana na po. Na-amiss ka dai na umaso yung kanyang bunganga. Ganon. Kasi ang lamig kasi dito. Dapat sa susunod dai magdala ka ng ano, jacket. Kasi nga malamig. And jacket talaga ay kailangan dito. Or kung meron kang mga ano, mga winter clothes, winter jacket, pwede kang mag-ganon. Kasi ano, mahigot. So, ayan, no? Fog is real. Ang daming fog. Ganon talaga dito sa Bukid Asia. Choy kay Day. Choy daw. Choy daw kayo. Choy. Hi, Choy. Choy, Choy, Choy. Mga Toy, Toy. Maya, awa, nawala na po, no? Nya, naanapod na. Yes, malakpong hangin din. Parang sea of clouds. Picture din na my day, Day. Perfect. My day is real in Day. So, ayan. Tapos, hiwain na natin ang lalagyan ko ng sayote yung ating pusit para mas marami. At itong ano na to, this is very organic kasi tinanim ito ni Nonoy Turoy sa in front, sa backyard namin doon sa old bahay ko po namin to. Yes, pag nagpunta kayo dito, syempre kailangan niyo matulog para ma-enjoy niyo yung bukid.
kasi I am planning to make another bahay kubo para doon matulog ang mga gustong magpunta dito. Ayan, uminit na. Uminit. Pag nagluto kayo ng puset, pwede niyong lagyan ng ano, ng sayote. Yes, masarap. Ito yung ito yung ihahanda namin pag New Year. Ang ihahanda namin is sayote na may puset. Kasi ano daw yun? Good luck daw yun. Pag New Year. Kaya ngayon, ihanda ko ulit. Ano nga si Jane, ang as in nagbalak siya na i-harvest niya lahat tapos ibebenta niya si Jane. Sige na, bye-bye na. Tatapusin ko lang to kasi nagutom na din ako. Okay, see you on our next video. Magluto ako. Bye!